Hello guys, ito si Jean. Welcome sa 11.9 Workshop. So ngayon guys, gagawa tayo ng bagong miter saw station. As you know, may bago tayong miter saw galing sa powerhouse. And hindi siya kasya dito sa aking lumang miter saw station na ang laman nito is yung dati ko pang miter saw, yung John Benson, no guys? So kailangan natin gumawa ng bago. And gusto ko rin siya ilipat yung pwesto niya. Ayoko na siya dito sa lugar na ito. Gusto ko na siya ilagay doon sa isa pang parte ng shop. Para itong malaking space na to is magawa ko naman lumber rack. I think last time nag-post tayo ng project na lumber rack at yun ang ginawa ko dito sa lugar na ito, no guys? So this time, tatanggalin natin lahat ito. Kakalasin natin lahat yan and itatayo natin yung ibang miter station doon sa isang pwesto, sa bago niyang pwesto, no guys? So I'm just removing all of the stuff here. At ililipat ko yan. Eh, medyo matrabaho to dahil napakarami kong kailangan tanggalin dito sa lugar na ito. No, guys? And if you're asking me, ano ba yung mga kailangan ko sa miter saw station? Well, of course, kailangan ko yung lugar na kasya yung miter saw, na meron siyang full range of motion, na at meron din siyang mga stop block system, no, guys? Para makapag-cut tayo ng mga repeated cuts, no, na walang problema, no? And also, mas gusto ko rin sana na meron siyang extra mga storage areas para makapagtago ng mga gamit na ibang gamit dito sa shop, no guys? So yung mga cabinet na nakikita nyo dito sa taas itong miter saw station na to, ililipat ko rin to papunta doon sa ating bagong miter saw station. Ngayon naman guys, gamit ko yung ating powerhouse miter saw para ikat yung mga materials na kakailanganin natin para buuin yung miter saw station. And yeah, you could check yung review ko dito guys, and it's a very good miter saw. Yun nga, tingnan nyo, kahit na ganyan kakapal na kahoy, kaya niyang putulin with one stroke lang, guys. No? So, talagang, I really enjoy or I really love this miter. So, check niyo yung review ko nito, guys. At matutuwa rin kayo sa kanya. Tapos, table saw lang para naman itrim yung width ng ating mga materyales. So guys, ito yung magiging frame ng ating miter saw, no? Ito yung pagpapatungan ng mismong miter saw natin. At bubuhin ko lang yung kanyang frame gamit tong kahoy na to, tong mga 1x3 na palutsina, no guys? Tapos papatungan ko yan mamaya ng 1/2 na plywood. So gagamit lang ako dito ng brad nails at screws and of course pioneer wood glue para siguraduhin na matibay siya, no guys? Ito yung 1/2 marine plywood na ilalagay natin sa ibabaw niya, guys. Mas okay sana kung 3/4 marine ply, kaso kulang ako sa budget. So, 1/2 na lang ang ginamit ko. It's local plywood naman, so matibay naman to. And hindi naman ganun kabigatan yung miter saw ng powerhouse. It's a lightweight miter saw, so okay na rin to. Pwede na to para dito sa project na ito. So guys, hindi ko na nakunan kung paano ko ginawa yung paano, guys. It's very simple lang naman. Pero ito, pinout ko na siya sa wall. Ano ko na rin siya, itinornilyo ko na rin yung buong platform na yan sa wall. Tapos niligyan ko siya ng mga paa sa harap at sa likod na 3 feet ang taas, no guys. Yan kasi yung ideal na height para sa akin, since patangkad ako. Kailangan talaga tama lang yung height sa akin. And here, you can see na sinasize ko, nilalay ko sa isasalpak tong miter. So, and once it's, pag naikabit ko na to, hindi na to gagalaw, no guys? So, kailangan perfect yung lugar na paglalagyan ko sa kanya, guys. And kailangan yung full range of motion niya ma-achieve habang nandito yung miter. So, and you can see na talagang malaki yung sinakop niyang lugar. It's 30 inches, guys, yung lapad ng table na yan para lang sa miter saw na to. So, yeah. It's a big miter saw. So, yan ang medyo problema ko sa na to. Pero overall naman, maganda naman siyang gamitin. So, I'm willing to sacrifice yung space na yan para lang sa kanya, no guys. And of course, lagyan natin ito ng dust hood, no? Para ma-capture niya yung mga alikabok at hindi kumalat dito sa workshop. So ngayon naman guys, gagawin ko na yung ating stop block system sa magkabilang panig ng miter saw. So yeah, you can see na may miter saw, meron siyang parang miter saw supports sa gilid para masuportan nyo. Kaya tatanggalin natin yon, yung mga bakal na yon, and gagamitin natin itong miter saw para itong stop blocks na to para makapag-cut tayo ng uniform cuts, no guys. Now, yung iba ginagamit dito is yung tinatawag natin yung T-track, no guys, yung binibili sa online store, yung mga aluminum na T-tracks. Kaso, medyo mahal yung T-tracks
And ayokong gumastos ng ganun para sa project na ito. It's a shop project. So gagawa nila ako ng sarili kong T-track using yung plywood na ito and yung rating router, no guys. So ginawa ko na to last time do season natin miter. So gumawa din ako ng T-track doon na using plywood lang. And it works well naman. So I think this is going to work well then, no guys. So tingnan nyo guys kung paano ko ginawa yung T-track na yan. So para gawin yung T-track, sinukat ko lang ito, itong ating plywood, ito yung may ibabaw ng ating platform para doon sa ating yung table ng miter. So tapos sukatin ko yung tatanggalin natin part dito para magkasya yung ating screw, yung ating T-track screw na may star knob para gagamitin natin yon na stop block, no guys. Guys, ikat natin yung mga lines na ginawa natin para pagdaanan ng ating screw, no, ng ating T-track screw. So check lang natin guys kung kakasya yung ating T-track screw, and mukhang kasya naman siya, guys. So yeah, that's perfect na para sa akin. And now it's time to cut naman yung paglalagyan ng kanyang, ito yung parang pinakailalim niya, and para diyan gagamit tayo ng router. So guys, ikakat na natin yung kanal na pagdadaanan niya gamit ang ating router table, no guys. Pwede kayong gumamit ng hand router dito, pero mas safe and mas madali kung meron kayong router table, no guys. And of course, yung router na to is medyo low powered siya, guys. Ano lang to eh, trim router lang to eh na kinabit ko sa router table. So papalitan natin to in the future, no. Kagamitan natin yung full size na router dito para man lumakas lakas siya. And since mabagal lang siya, low powered lang, dahan-dahan ko lang siyang pinapasok hanggang sa makat niya yung kanal na kailangan natin dun sa mga kahoy. Check lang natin kung fit yung ating bolt dito, and yeah, that's perfect actually. So yeah, okay na okay siya. Kasyang-kasya yung kanal niya doon. So kailangan natin ikabit ito. And here guys, ito meron tayong idodobling plywood dito. Ito yung one port na plywood lang. At ito yung para magiging sahig niya para yung ating bolt hindi pumasok doon sa loob ng ating gagawin na parang cabinet, no guys. So yeah, lagyan ko lang ng pioneer wood glue and then brad nails lang sila guys para magkaroon siya ng parang sandwich. Natin yung buong platform ng ating stop block system, and dito magkakat lang ako ng mga pieces ng ano 3-port plywood para sa support niya, no, support braces ng ating stop block. At dito naman guys, binuo ko na siya using ano lang, wood glue lang and brad nails. And I'm just making sure na square lahat siya guys para lang mamaya or in the future pag nilagyan natin siya ng drawers, no, para mas madaling pumasok or lumabas yung ating gagawing mga drawers sa kanya. Time guys, gamitin ko na yung miter saw para i-cut yung 45 degrees doon sa ating platform, no guys. Ito ay ilalagay natin dyan sa may bandang harapan niya para kahit na i-angle natin yung miter saw, hindi siya tatama doon sa ginawa nating mga platforms, no, yung ating stop block system. So same procedure lang din doon sa ating isa pang platform, no guys. Just glue and brad nails lang to assemble this, guys. And just use yung ating square, no guys, para lang siguraduhin natin na pantay lahat siya, na square lahat, 90 degrees lahat. And then mamaya gamit ako ng mga barbell weights para lang mabigat siya at para hindi siya gumalaw, no? At hayaan ko lang siya matuyo. So ngayon naman gamitin ko yung ating belt and disc sander ng Powerhouse para lang i-trim siya or para lang pantayin yung kanyang mga edges, no guys.
Abangan nyo guys, may full review tayo nito in future episodes, no guys. So sa ngayon ginagamit ko pa rin siya. Tinitingnan ko yung kanyang performance. It's really well, it's really good pala. So abangan nyo yung full review nito soon, okay? At syempre, lihain ko na rin gamit yung aking Powerhouse Random Orbit Sander na 240 grit lang guys. Okay na to, plywood naman to, makinis na siya. So 240 grit lang para lang kuminis siya at hindi maiwasan yung mga bumps, no? Matanggal yung mga bumps niya. So ito yung gagawin natin na stop block. It's literally a piece of 2x4 lang. And gagamitin ko lang sa kanyang drill press para siguraduhin ko na 90 degrees diretso yung kanyang butas. It's very crucial guys na kailangan diretso yung butas nito para hindi siya crooked dun sa ating miter. So stop block, no? So yeah, install natin guys yung stop block. Testingin natin kung gumagana siya ng maayos. No guys, eto na, ikabit lang natin siya. And then higpitan lang. At pag higpit niya, sana hindi siya gumalaw. Ayos. Okay na. So test natin guys kung uniform yung cuts ng ating gamit yung ating stop block. So 1, 2, and 3. So check natin. And yeah. So lahat yan ay uniform cuts. So that's very good. So guys, next part ng ating project is yung ating dust hood, no guys. So gagawa ko ng frame niya gamit din ulit yung ating 1x3 na palutena lang na recycled, and I'm using pocket holes dito guys. So nilabas ko na naman tong ating pocket hole jig para gawin 'yan. Yeah, itudugtong ko lang sila. Gagawa ko ng frames, dalawang frame na using pocket holes, and then lalagyan ko lang siya ng plywood material para maging dust hood niya. So very simple lang to guys. Guys, ayan, makita niyo yung dalawang frame na nakalagay na. Kinabit ko na doon sa gilid ng ating miter saw. And I'm using yung ating miter saw para i-cut naman yung iba niyang parts, no guys. So ito na guys, ini-screw ko na yung dust hood. And screws lang to guys, wala tong glue. Para in the future, kung gusto ko siyang kalasin, and then pwede ko siyang kalasin, no guys. Mas madali kaysa sa lagyan ko siya ng wood glue. So ito yung ibabaw ng dust hood. At ang nilalagay ko lang sa kanya is yung natira natin na 1/2 na plywood lang guys. So this time, i-brad nail ko naman to guys. Dapat i-screw ko to. In-screw ko rin siya actually, pero hindi ko rin siya wood glue, no guys. Eh kasi tinamad na ako mag-screw dito. Nagmamadali kasi ako. Anyway, so okay na yan guys. And since naubos na lahat ng sheet goods ko guys, wala na akong plywood, no, ito na lang ginamit ko, GI sheet na lang sa likod at sa gilid ng ating dust hood. Pwede naman yan, gagana pa rin yan, makukontain pa rin yan yung dust, no guys. So yeah. Guys, ayan na siya with the dust hood. Ikakabit ko na lang, ipapermanent ko na yung dust hood niya dun sa ating station, no guys. So i-screw ko lang siya, nilagyan ko pala ng pocket holes yan sa gilid. So para mas madali siyang i-screw dun sa ating station, no. Para din siya gumalaw, andyan na siya forever, no. Unless na nagbago isip ko at try ko siyang baguhin in the future. So ngayon naman gagawin ko, isipin ko naman ngayon ano ilalagay ko dito sa harapan para makontain yung dust, para hindi na lumabas to sa box natin, no guys, to sa hood. Tapos na yung ating miter saw station. At ayan na siya, okay na siya, tapos na. And nakaanat na ako ng magandang dust hood para sa kanya. And since ayoko nang gumawa ng dust hood na gawa sa kahoy or something na materyales, no, gumamit na lang ako ng election tarpaulins, no. And it works naman, no? Hindi siya magandang tingnan, pangit siya, pero it works. Nakakontain niya yung dust doon sa loob ng box, no guys? And ang ating dust collector muna is yung gumamit muna tayo ng isang simpleng vacuum cleaner. Ayun, yung ating kulay dilaw na Yojimbo. Na yan yung nasa table saw ko nakaraan, pero nilipat ko muna dyan since mas kasya siya dyan. And eto na, I can use the miter saw on its full range na guys.
dual side and full range of motion, guys. Ayun. And pwede rin akong gumamit ng kanya mga stop blocks. Pwede dyan. At pwede rin ilipat to sa kabila yung stop block na yan. And then, nilagyan ko rin ng mga ito na angle bar dyan para sa aking mga metro. Yan yung square, no guys. And nasa tabi niya yung aking drill press. Pero ewan ko, baka ilipat ko yan in the future. Tapos, ayan, sa taas naman is yung mga tool cabinets na nilipat ko dito, no guys. At sa baba, ay hindi ko napakita pero puro mga tambak lang yan, guys. So, ayan. Yeah, it's all done. It's usable na. Pwede na ako mag-cut ng mahabang kahoy dito. And I think it will be a very essential part ng 11.9 Workshop, itong ating new miter saw station with our powerhouse miter saw, no guys. Ayun. So thank you so much guys for watching. I hope nag-enjoy kayo sa video na to. I'm gonna see you guys again next time. This is Gene from 11.9 Workshop. Adios.